Kalagitnaan na ng taon, pero ang dami pa rin ganap, hindi ba? Mapa fashion, skincare, table set at pagkain. We got you all covered. Hindi kayo mahuhuli sa trend. Basta tutok lang kayo dito sa amin every weekend. Exciting pa rin ang life dahil sa mga great choices na para sa lahat. Let's talk about lifestyle and business all in one sa ating mga bago at in na hottest deals. Sa bilis ng panahon, pati na yata ang araw, napapagod na. Sa pagsikat at paglubog, manhid na rin ang katawang lupa natin sa maghapong pagtatrabaho. Nakakaligtaan na ng iba ang mag-relax at magpahinga. Pero that's life. Ang mahalaga lang naman gawin nating balanse ang buhay. Kaya nga may mga good choices for hot deals na. Ang alok sa atin ay comfort at happiness. Sino ang magsasabing happiness is expensive? Kung may mga alternatibong paraan naman para sumaya. Tulad na lang ng pag-experience ng sosyal na mga finger foods, appetizers, and desserts. Kung akala nyo sa mga mamahaling hotels at restaurant nyo lang ito matitikman, well, nagkakamali kayo. Dahil lang ganitong klaseng grazing table setup, pwede nyo na rin ma-avail sa inyo mismong tahanan sa tulong ni Randy Torrecampo ng Goodness Graze. When we prepare food, when we display them, na dapat unang-una maganda sa mata. Siyempre, di ba, lahat tayo na-appreciate natin yung magandang setup, makulay, tapos nakakatakam. And at the same time, of course, hindi doon natatapos. Once kainin nila, kailangan talagang di nila makalimutan na, it's from Goodness Graze kasi maganda saka masarap. Comfort food and good deals ni Randy sa kanyang mga online customers. Yung mga pagkain ba na kung minsan ay madalang lang matikman ng ordinaryong Pinoy? Ang mga salami, imported cheese, mga cold cuts, burgers at maging chocolate. At huwag kayo ha, dahil affordable naman daw ang kanyang mga package. Subukan ninyo, abot kaya daw ng masa. We made something that is unfamiliar, very much relatable and enjoyable. And at the same time, of course, we made the price affordable. Kasi syempre, although we use imported cold cuts and cheeses and hindi kami nagtitipid sa mga ingredients, yung presyo ginawa pa rin namin affordable. During pandemic, nagsimula si Randy sa kanyang maliit na negosyo. Hilig daw kasi talaga niya ang mag-set up ng table at food na parang pang-alta at sosyalan. At kahit first love niya ang pagiging journalist, napagod na daw siyang magsulat. Kaya sa ultimate stress reliever niya at passion, binaling ang kanyang atensyon. Ang patakamin at pasayahin ng mga pagod at gutom na Pinoy. We want something that's easy to eat, that's very convenient, tapos at the same time nakaka-refresh kasi sobrang init. We have fruit skewers na very colorful and at the same time very sweet and refreshing. Sa loob ng 4 na taon, ibang level na rin ang experience ni Randy dahil marami na rin siyang celebrity na nakilala dahil sa negosyong ito. Nakikipagsabayan na rin siya sa ibang food business na may into-the-box packages. On a typical setup kasi we have 3 kinds of cold cuts, 3 kinds of cheeses, 3 to 4 kinds of fruits, merong mga vegetable sticks, may mga dessert items. Meron din kami na Pinoy grazing table. So ito may mga kakanin, may street food din na may squid balls, may mga kwek-kwek. Tapos meron din yung mga favorite nating mga kutkutin na Pinoy. A little bit of everything ang grazing table setup ni Randy. At para sa kanya, ang makitang nage-enjoy ang mga tao sa kanyang gawa ay sapat ng dahilan para ituloy niya ang kanyang hottest deal. Kung natakam kayo sa comfort food ng Goodness Graze, kakaibang treat naman ang hot deal ngayon ng isang coffee shop dito sa Lahog City, Cebu. Pinipilahan at certified trending ang kapihan na ito ni Mark Noval.
Biruin ba naman kasi, sa halagang 39 pesos, sold na ang caffeine run at cravings nyo. At ang say ng marami, sulit naman daw ang presyo at lasa. Sure gising ako sa sarap ng Sugbo Macchiato. Paborito ko talaga to, dinadayo ko pa to sa lahog. Masarap na, affordable pa. At alam nyo ba, ang deal nila dito, abay kahit isang flavor lang ang kanilang iced coffee na iced macchiato, patok na patok pa rin. Hindi naman daw kasi tinipid ni Mark ang mga sangkap. Less price, pero full ingredients pa rin daw ang laman ng bawat cup. Alam nyo, yung lasa talaga ng kanyang iced coffee. Urig ang lasa. Opo. Palagi ko ito sekreto mo, right? Yes po. Yung lasa po talaga yung sekreto po na. Bukod sa quality ang sangkap na mayroon ng kanyang kape, special ingredients daw nito'y pagmamahal at bunga ng kanyang pangarap. Bata pa lang kasi si Mark, ultimate dream na niya ang magkaroon ng sariling negosyo. Kaya mula sa isang maliit na branch, ngayon, halos bawat lugar sa Cebu makikita ang Sugbo Macchiato. 39 pesos na iced coffee, ang siyang hottest deal ngayon na pinagkakaguluhan sa hot summer dito sa Cebu, lalo na ng mga kabataan. Kasi nga naman, sa Metro Manila, mahigit 100 piso yan. Pero dito ay 39 pesos lang. Ngayon, ang isa sa pinipilahan talagang brand ay ang Sugbo Macchiato. So, bakit nga ba? Eh, sa loob lang ng 6 na buwan, naka-10 and counting na mga branches na sila sa buong Cebu. Pero dito sa Lahog, ang branch na ito ang kauna-unahang nag-level up dahil may dine-in na. Talagang isang flavor lang itong pinili mo na coffee macchiato. Opo. Kasi, bakit? Kasi po ito talaga yung I made a survey talaga. It's 80% out of 100. Lahat ng ino-order ng mga tao na hindi alam kung ano yung mga flavor, automatically iced caramel macchiato po. Ano ang sikreto para sa tagumpay ng isang negosyo? For me po, generosity po talaga, totoo yan kasi galing po akong Sisters of Mary School po, Boys Town. So, lahat po ng profit ko, may percent doon na dinodonate ko po doon sa kung saan ako nang galing po. Kasi it's for the poorest of the poor po. Oh, wow! Opo. Boys Town ka dati! Opo. Wow, success Opo. Story talaga! Opo. Ngayon, alam ni Mark, abot kamay na niya ang tagumpay. Patuloy ang pagdami ng kanyang mga branch na franchised all over Cebu at nationwide na rin. Ang pinaka-latest hot deal niya, may parating ng bagong flavor ang iced coffee niya, ang iced mocha caramel latte. Next month po, may new flavor po kami na darating po. That is good for people or students who's not into coffee talaga lahat. So, around 10 to 20% content po coffee. And then the rest are chocolate and milk po. Oh, wow! So, para sa mga hindi coffee drinkers naman. Opo. Opo. Congratulations, Mark! Thank you po. Cheers tayo dyan! Thank you po. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Kakaibang treat at deal naman ang alok ng kilalang dermatologist, si Doktora MJ Torres sa mga Pinoy. Ngayong malapit na ang bakasyon ng mga bagets at estudyante, marami ang nagbabalak-balak ng mga outing sa beach, di ba? Ang iba trip ding mag-mountain climbing or maanlisawa sa mga outdoor sports. Pero ang hindi alam ng marami, panganib talaga sa balat ang naghihintay sa sobrang pagkakabilad sa ilalim ng sikat ng araw. Pag lagi kang nasa arawan at wala kang proteksyon, ang talagang mangyayari dyan, number one, sunburn, no? Pag ano naman, pag hindi naman ganun kataas ang araw, pero panay pa rin ang paglabas mo, ang mga pigmentation o melasma. Now, kung minsan, pag matindi talaga ang araw, yung sunburn, iba-ibang degree yan, nagkakaroon ng blister, nagkakaroon din ng rashes kasi nai-irritate yan sa pawis. Okay, sa mga bata, no, dahil hindi pa ganun ka-develop ang kanilang epidermal layer, very sensitive sila sa arawan. So kung minsan yung tinatawag natin mga bungang araw,
O pag nasobrahan naman ang sunburn, kawawa ang mga babies kasi makatiyan. At yung matatanda naman, pag nasunburn, nagdevelop ng melasma, dahil mabagal ang pagpapalit ng ating balat o ng epidermal layer, matagal i-treat ang melasma pag may edad na. Kahit daw sa simpleng paglalakad sa ilalim ng araw, delikado pa rin sa balat. Maging nasa loob ka man ng sasakyan, pero pinapasok pa rin naman ng UV rays, abay harmful pa rin o nakakadulot ng salot para sa ating balat. O hindi ba nakikita ninyo ngayon, walang araw, makulimlim, pero huwag kayong magpakampante dahil hindi ibig sabihin walang araw ay hindi tumatagos yung mga sun rays sa ating balat. Tumatagos pa rin yan at nakakadulot pa rin ng kasiraan ng ating kutis. So, eto naman, kaya itong si Doc MJ, dahil lifestyle din niya itong parating nasa ilalim ng araw, meron siyang hottest deal para sa atin sa ngayong napaka-hot na tag-init ngayong taon dito sa ating bansa. Sunblocked lotion sa mukha at katawan ng hottest deal ni Dr. MJ sa mga Pinoy. Specially formulated daw niya ang kanyang produktong pananggalang sa araw. Bakit ba, ayan, kailangan ng sunblock at bakit in talaga siyang gamitin ngayon? Alam mo, Karina, ang sunblock ay dapat malaman ng lahat na parte na yan ng daily skincare regimen. Bakit? Kasi it can block the UVA, UVB, at saka yung infrared, yung kahit makulimlim, pwede tayong masunog. So, ibig mo sabihin kahit na ayan, makulimlim, medyo umaambon-ambon, meron pa rin UV rays yan. Yes, actually, ang tawag dyan, infrared rays. Kasi lumulusot yan, lalo na sira na ang ating ozone layer. Personal na binuo ni Dr. MJ ang sunblock na ito dahil mismong siya, naku, napakahilig pumailalim sa araw dahil diver siya. Alam mo, Karina, kaya ako naisipan yan, I'm a scuba diver. At tuwing magsuscuba dive ako, naku, nangingitim ako. Hindi lang yon. Pagbaba ko sa ilalim, yung sunblock, ang sakit sa mata. Tapos pag-angat ko naman sa bangka, sunog na sunog ako dahil sa mga sunblock na yan. So naisipan ko, dahil ayokong i-give up ang scuba diving, mag-formulate ako ng gusto kong formulation. So, hindi masakit sa mata ito? Hindi yan masakit sa mata, hindi masakit sa balat, at todo protection pa. Bukod pa na may anak din siyang atleta na madalas ay bilad din sa araw. Hindi lang siya basta athlete, may psoriasis din. So, kinakailangan well-hydrated ang kanyang balat. Pole vaulter siya, so laging nasa arawan. So, naisip ko, kinakailangan ang ultra block or ang sunblock na gagamitin niya may hydrating property. Kaya naisipan kong lagyan ng aloe vera. Pero pag pumunta ka sa merkado, malilito ka eh. Siyempre gusto mo 100% ma-block yan. O kaya pag sinabing 30 SPF lang, ibig sabihin, maya-maya kailangan nagpapahid ka. Pag nag-swimming ka, pahid ka ulit. May 50, may 75. Ano ba talaga ang tamang SPF ng sunblock para sa ating mga Pinoy? By the book, SPF 50, okay na. Hanggang 70, pwede pa yan. Pero pag tumaas na ng 100, nakaka-irritate na yan sa ating balat. At hindi lang SPF ang kailangan tingnan. Yung active ingredient, ang titanium dioxide ay isang physical sunblock. So pag ipinahid mo to, pure mineral sunblock, para kang nakadamit, pwede ka nang lumabas agad. Naku, ang hottest deal namin sa The Zen Institute ay tuwing bibili ka ng 580 pesos na UltraBlock TiO2, may kasama ng gift voucher, 50% off ng Diamond Peel. From head to foot naman ang hottest deals ng K-Magic products sa lahat ng mga nanay at kababaihan. Pero huwag mag-aalala dahil pati ang mga lalaki pwede rin gumamit ng in-demand ngayong skincare products sa merkado. Sa katunayan, si Macario, isang sikat na TikToker, user na rin pala talaga ng ating K-Magic. Ano ang una mong ginagawa? Everyday ang ginagamit ko is K-Magic na facial wash. So facial wash ka muna. And then po, gumagamit ako ng toner na mist, yung K-Magic din po. Micellar toner! Yes po. Ito ang maganda. Kasi ito nakaka-glow talaga ito. No? Yes, parang may cooling effect siya sa akin eh. Pinaka-favorite ko kasi sobrang bango niya. Yung cream po ng K-Magic. Yung skin cream. Ginagamit. Eh, bakit malantik ang pilik mata mo? Miss K, maniwala ka sa hindi. Gumagamit ako ng ano? Love to Lash. Yes, Love to Lash. I knew it! Importante, linisin mo rin yung face mo pagkatapos. Hmm.
Yes po. Oh, alam ko na ang ginagamit mo. Ito, K-Magic din yan, take it off. Hindi, ang bilis ko makaubos nito, parating out of stock. Mercury Drugstore din ito, di ba? Tsaka yes, Mary Mart, po. Lazada, Shopee. Lahat ng K-Magic products pwede rin pang lalaki, ha? Ayan, ha? Siya ang patunay. Sa mundo naman ng fashion, hottest deals ng international designer, si Puy Quiñones, ang kanyang mga new collections. Mula sa Los Angeles, USA, inirampa ang kanyang koleksyon kamakailan lang sa Goldenberg Mansion sa Malacañang para ipakita ang husay ng designer na Filipino. Yan ang mga creations ni Puy Quiñones, Filipino. O diba? Ang daming pagpipilian para mag-enjoy at mawala ang stress. Totoo namang life is a choice at piliin natin ang maging masaya palagi dahil yun naman talaga ang mahalaga, di ba? Hashtag best life! This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.